Nitong nakaraang kakatapos na election, mga kapatid, no? So nagwagi nga si Sara Duterte at Marcos, mga kapatid. Ang maganda doon is magkapartido sila, no? Gaano ba kaganda pag magkakampi ang vice at saka president? Siyempre, alam naman natin, 'di ba, hindi sila nagbabangayan, hindi sila nagkokontrahan, bagkus magtutulungan sila. Pero bago itong election na 'to, mga tol, matagal na pala talagang magkaibigan ang pamilya Marcos at Duterte, no? So ang papanoorin natin nga to, mga tol, etong title, no, Marcos Duterte, saan nag-ugat ang pagkakaibigan. Alright, no? So ito ay matatagpuan natin sa Iyong Araw. Ito, yan channel na nasa gilid natin, mga kapatid. Baka hindi pa kayo subscriber ni Sir sa Iyong Araw, ay huwag ninyong kakalimutan, puntahan ang kanyang channel. Marami pa kayong mapapanood ng mga magagandang topic at magagandang content, mga tol, no? At syempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka kapag gumagawa tayo ng mga ganitong klaseng reaction video, mga kapatid. Syempre, like nyo na rin yung video natin para mas marami pa yung ma-reach natin. Alright? So wag na natin patagalin to, mga tol. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Ephesians 4 verse 4. There is one body and one spirit. Just as also you were called in one of your calling. Marcos Duterte, dalawang pamilyang pinakamatunog at pinakamakapangyarihan sa larangan ng politika ngayon. Mm-hmm. Ngunit saan nga ba nagsimula ang lahat? Ating baliktanawin ang untold story ng ugnayan ng pamilyang Marcos at Duterte. Actually, matunog talaga pangalan nilang dalawa, no? Pero kung ako tatanungin, no, parang malaking tulong pa para kay PBBM yung pagiging partner niya si Sara, mga tol. Kasi sobrang masyadong popular si Pangulong Duterte, no? At napakaganda kasi talaga nung pagpapatakbo niya, eh. 'Di ba? Kaya talagang kung tatanungin ng mga tao, ipagpatuloy pa ni Duterte 'yan. Kaso syempre, alam naman natin nakakapagod din naman talaga at sa ganong trabaho dumaan pa pandemya. Nakakapagod, no? So kung si Sara ay tatakbo o nagkaroon ng survey dati, nangunguna si Sara, no, pumapangalawa si BBM. Pero sabi nga ni Sara, tatakbo siyang vice president at si BBM ang naging partner niya. Talagang doon humatak lalong-lalo na si BBM ng ano, no, ng tag dito, humatak siya ng malakas. Pero makikita mo sa botohan nitong nakaraan, eh, no, 31 million si BBM, 32 million naman si Sara, no? Hindi pantay, no, medyo may lamang ng kaunti si Sara Duterte. So doon mo makikita na sobrang lakas talaga ng Duterte, mga kapatid. Noong unang termino ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., inapoint niya si Vicente G. Duterte bilang kalihim ng Department of General Services noong Disyembre 30, 1965. Mm. Siya ang ama ng panglabing-anim na presidente ng Pilipinas na si President Rodrigo Roa Duterte. Ika pa nga ng Pangulong Duterte sa isang pagpupulong sa Ilocos Norte na ang kanyang amang si Vicente ay ang isa sa mga dalawang taong lubos na loyal kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Loyalist. Mm. Isa pa dito ay ang dating Zamboanga del Sur Governor, Bienvenido, dahil halos lahat ng kaalyado ng dating Marcos sa Nationalist Party ay kumampi sa katunggalin nitong dating Presidenteng Diosdado Macapagal, na kabilang naman sa Liberal Party. Noong naupong Pangulo si President Ferdinand E. Marcos, kanyang pinirmahan ang Republic Act No. 4867, ang paghahati ng napakalaking probinsya ng Davao sa tatlong probinsya ng Davao del Norte, Davao del Sur, at Davao Oriental. Mm-hmm. Malapit na magkaibigan ang dating Pangulong Marcos at si Vicente Duterte dahil sa ipinagkatiwala ng dating Pangulo ang pamamahalan ng General Service kay Vicente Duterte, kung saan ang kanyang trabaho ay ang pagpapangasiwa at pagpapalakad ng government suppliers at contractors, kayo na din ang sensitibong aspeto ng communication sa bawat transaksyon
ng gobyerno para may palakad ng maayos ang mga projects ng Pangulong Ferdinand E. Marcos. So may connection na pala no, dati pa no, mula sa kanilang mga magulang Ferdinand E. Marcos at saka Duterte, lolo ni Sara, mga kapatid, eh meron ng malapit na ugnayan. Kahit noong natapos na ang trabaho ni Vicente bilang kalihim at naging gobernador na din siya ng Davao, ay hindi pa rin siya tumiwalag sa pagiging loyal sa dating Pangulong Ferdinand E. Marcos dahil hindi niya basta-basta binibitawan ang paninintigan ng kanilang pagkakaibigan. Ooh. Noong nangangampan niya si Mayor Rodrigo Duterte sa pagkapangulo noong 2016 sa Batak, Ilocos Norte, ikapa niya, "Speaking of loyalty and friendship, I am proud to say that my father was close ally of President Marcos until his death." Ngunit may isang Duterte sa katauhan ni Ginang Solinad, Soling Duterte, nanay niya, ang asawa ni Vicente at ina ni PRRD, ang hindi sang-ayon sa mga pagpapalakad ng Marcos administration. Siya ang itinalagang opposition leader sa buong Mindanao ng dating Pangulong Cory Aquino. Isa si Solinad sa mga sumama sa People Power Revolution at pagkatapos ng EDSA People Power, inappoint ng dating Pangulong Cory ang anak ni Soling na si Rodrigo Duterte bilang OIC Vice Mayor ng Davao na sa mga panahong iyan ay prosecutor ng Davao City si Rodrigo. Ika pa ni PRRD sa isang talumpati sa alumni homecoming ng San Pedro noong November 26, 2016. Tatlong beses niyang inihayag ang kanyang panukalang mag-resign sa gobyerno bilang prosecutor sa panahon ng panunukulan ng dating President Marcos dahil sa nahihiya siya sa dating Pangulong Marcos na ang kanyang ina ay isa sa mga leader na kumakalaban sa gobyerno Marcos. Ngunit hindi tinanggap ang resignation letter ni Rodrigo ng nakakataas sa kanya. Gayunpaman, nabanggit ni PRRD na ang dahilan ng pagkapanalo niya sa pagkamayor noong 1988 ay dahil binakapan siya ng mga Marcos supporters. Ang pamilya... Hindi mapaghigante ang mga Marcos, no, mga tol? Kung makikita mo rito sa kwento ni PRRD, though yung nanay niya ay anti-Marcos, mga tol. Yung tatay niya naman is Marcos, pero hindi dahil doon, no, magagalit sa kanya ang Marcos, no. Kumbaga, binakapan pa siya nung siya ay tumakbo bilang mayor, mga tol. Hindi sila, kumbaga, hindi sila mapaghigante. Mga Marcos supporters, ang pamilyang Duterte at Marcos ay may malalim na pagkakapareho sa kanilang paglilingkod sa probinsya ng Davao. Sabi sa isang article na nailathala ni Wilson Leon Ganshal noong 1935 na may pamagat na "Can the Philippines Maintain Independence?" Ika niya, si Mariano Marcos na tatay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay na-appoint bilang Deputy Governor at Large ng Davao noong 1931 sa pamagitan ni Governor General Dwight F. Davis. Ang trabaho noon ni Mariano ay ang pag-procure ng reliable at direct na impormasyon na concern sa mga gawain ng probinsya at ihanda ang mga programa para maitama ang mga masasama. Kaya lang noong napalitan ang gobernador ng Davao ay natanggal din sa posisyon si Mariano Marcos bilang Deputy Governor at Large. Gayunpaman, umuwi si Marcos sa Ilocos kung saan siya namatay noong kasagsagan ng World War II. Naupo naman si Vicente Duterte bilang governor ng Davao noong 1958 hanggang 1965. Pareho din na malapit na kaibigan ng Marcos at Duterte ang mayamang pamilya ng mga Villar at ang Nationalista Party kung saan matagal na presidente ang dating Senator Manny Villar. Yung pinakamayaman ngayon sa buong Pilipinas, no? Manny Villar. Grabe. The Party kung saan matagal na presidente ang dating Senator Manny Villar. Noong June 15, 2015, namataan ng bansa ang pagkikita ni Mayor Duterte at BBM. Biruin mo 2016, mga tol, oh. Tama nga ba 2016? Ah, 2015. Biruin mo itong picture na to. Ito pala yung magiging next and next president, mga tol, no? 16th and 17th
President, mga tol. Namataan ng bansa ang pagkikita ni Mayor Duterte at BBM na magkasama na kalaunay naging guest pa sa TV program Nagikan sa Masa para sa Masa, habang ang focus ng interview ay ang federalismo. Ika pa ni BBM ay, sumusunod lang ako kay Duterte. He is my mentor in politics. Ako'y tagahanga lang. Habang si Mayor Duterte ay pabirong tumugon ng, hindi ko tuloy malaman kung ako ba ang presidente o siya. Hindi man natuloy ang tandem ng Duterte Marcos noong 2016. Atin namang nakita ang malapit na ugnay ng dalawang pamilya, lalong-lalo na sa mga anak. At hindi maitatangging ang pagkakaroon ng kaibigang tapat ay ang isa sa pinakamalaking regalo ng Diyos. Tama. At noong taong 2021, kahit na malakas na itinutulak si Sara Duterte na tumakbong Pangulo ng Pilipinas, mas pinili niya ang pagkakaibigan nila ni BBM para maisulong ang pagkakaisa ng bansa kaysa sa mata mo niya ang pansariling kagustuhan. At atin ngang nasilayan ang pagkakaibigang hindi maihahambing sa material na bagay, na ang layunin ay ang payabungin, ang pagmamahalan, hindi lamang sa pagitan ng pamilyang Marcos at Duterte, kundi sa buong bansa. Nanalo nga ang presidente si BBM at si Sara Duterte na may vice presidente. Ngunit ang tunay na panalo ay ang mga Pilipino, dahil mas pinili natin ang pagkakaibigan at pagkakaisa. Proverbs 17 verse 17. A friend loved at all times, and a brother is born for a time of adversity. Kaibigan, tayo na ay nasa bagong henerasyon, kaya ating piliin na magkaisa at ilapit natin ang ating mga puso sa ibang tao at isulong ang pagkakaibigan. Iba, ang ganda ng video na to, mga tol. Oh. Napakalalim na rin pala talaga ng pagkakaibigan, no? Mula pa sa kanilang mga magulang, mga tol. No? Though yung nanay ni PRRD ay hindi sang-ayon sa Marcos, pero nanatili yung pagiging magkaibigan, mga tol. At hindi basta-basta kasi nasisira kapag tunay na magkaibigan sa mga napakasimpleng mga bagay lamang, no? Minsan kasi talaga, andiyan ang politika, oo. Pero kapag tapos naman yan, iisipin mo, totoong pagiging tao ninyo sa isa't isa, totoong mga pagkakaibigan ninyo. Dahil itong nakaraan lamang na kampanya, mga tol, maraming mga magkakaibigan ang nagkasaulian ng kandila, no? Maraming mga magkakaibigan ang nagkaaway dahil sa magkaiba ang pinapanigang paniniwala nila o kulay ng politika, no? So ngayon tapos na ang politika, mga tol. Sana ay natutunan natin at nalaman natin kung sino ba talaga ang ating mga tunay na kaibigan. Pabor man o hindi sa ating sinusuportahang kandidato, eh dapat nandiyan pa rin sila bilang kaibigan natin, no? So yan, mga katol, napakagandang video na to mula sa Iyong Araw. Yan, at salamat sir sa pagpapahintulot na makapag-review tayo sa inyong mga video, no? So bago natin tapusin itong video natin, mga tol, ay mag-shoutout ulit tayo. At the same time ay babasahin natin ang inyong mga naging comment. So batang 90s gamer, pareact yung paglipat ng mga tao sa Proxima B at teleportation gawa ng scientifico mula kay Mr. Pantas. Yun, maganda yan, mga tol, ah. At nagbigay siya ng link. Sige, subukan nating panoorin yan. Shoutout din kay Ace Hikaru. Yan, shoutout idol and happy Father's Day. Shoutout din kay Akihiro Hera sa Pinas. Ang sa Pinas, pag pinanganak kang mahirap, kasalanan ng gobyerno. Bakit naman? At shoutout din kay Yuri Abeliana. Kung bayani ang usapan, hindi din credit sa kapwa niya ang mga Amerikano. Ang nagawa niya, Andrew Carnegie is a hero for his own. Tama. O hindi credit sa kapwa niya mga Amerikano. Dapat sa kanya lang, no, kay Andrew Carnegie. Yan. Shoutout kay Shian Duckless. Pa-shoutout, idol. Di, bagong kaalaman na naman. Yan. Sabi naman ni Potato Smash 5, kahit si Mark Twain disagree din sa pagsakop ng USA sa Pinas dahil discrimination daw yon at supremacy. Ang sabi naman ni Celine Kuan,
Happy Father's Day. At ang sabi naman ni Marix TV, shoutout, parang si Henry C. Zapatero lang na pinagtabuyan daw ng may-ari ng Mercury Drugs. Si Henry C., no? Kaya walang Mercury Drugs sa SM Mall. Ang sabi naman ni Honey Otani, Happy Father's Day. Shoutout sa'yo, no? At kung bakit kung nagtataka kayo kung bakit Father's Day, mga tol, dahil ang date pa lamang natin ngayon ay June 19. June 19 pa lang, mga kapatid, sa date ko. Dahil sa mga araw na to, kung ito yung napapanood ninyo, mga kapatid, ay nasa ospital ako ngayon at ako'y sasailalim sa isang operasyon. At kailangan wala akong sakit, mga tol, no? Kailangan ko lang ipagpatuloy yung operasyon na ginawa sa akin last year. So, ang ginawa ko ay pumondo muna ako ng mga video para manatili yung upload natin daily habang ako'y mga 2 to 3 weeks na nasa ospital. Kaya kung napapanood mo ngayon to, nasa ospital ako ngayon, mga tol. At itong video na to ay ginawa ko ng June 19. Alright? So, Lydia Esco, napakaganda ng kanyang hangarin. At Alwin X, shoutout din sa'yo. At shoutout din Roger Sumayang. At shoutout din Monrick Perez. Yan. Maraming salamat, mga kapatid, sa inyong patuloy na panonood. Sana ay nagandahan ulit tayo, mga kapatid, at mayroon na naman tayong bagong kaalamang natuklasan dito sa ating reaction video sa araw na ito. So, hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.